Ay, may ganyang ano sila, session, tahian session. Yan yung libangan dati ng mga mayayaman. Tahi-tahi, galore, ganon. Dali na, Nene. May inigas mo tako kayo. Dali! Nakakatuwa pala dati, no? Oh! The message was sent, girl. Ibigan ka rin niya? Gagi, nakakatuwa. Parang paglalandi siya, pero intact pa rin yung integridad mo at dangal mo. Char. Bakit kasama ang pinsan? Ay, tiya na din, malo, tiya. Ay, wala. Isang what? Simpleng salo-salo lamang naman, hindi ba? Ang galing ni Julie mag-ano, Spanish. Wait lang. Palakpakan ko lang si Julianne. Wait lang talaga. Grabe ka, girl. Limitless yarn. So, ayan na. Hindi ito teleserye ng kabit-kabit. Ito'y showcase lang kung paano ma-inlove yung isang babae sa isang lalaki. Pero it doesn't really necessarily mean na kakabit siya dito. May paghanga lang si Clyde. Hindi na dapat nangyayari to. Napako ko na yun eh. Hindi niya talaga kayang baguhin. Mabalik. Kaya nagkasakit siya para hindi siya mangingi alam sa kwento. Nagkalabutan ako. Gagi, grabe yung ano ko, goosebumps ko. Hello guys, good morning or good evening. Kung nasan ka man ngayon nanonood, thank you so much for being here. Welcome back to my channel. Today is gonna be another day for me to react to Maria Clara at Ibarra. Episode 19 na tayo. Second to the last na video reaction for this week. And grabe ang mga kaganapan this week. So mag-recap muna tayo bagong lahat. And shoutout pala muna bagong lahat sa mga OFWs natin na kaibigan dyan na palagi nanonood. And of course, sa mga co-admins natin dyan sa group chat ng Divas of the Queendom. Thank you guys for your support talaga palagi. Okay, so recap muna tayo. Naalala ko si Clay anong tawag sa Tagalog? Basta pinahawak niya yung dito niya kasi pinapacheck niya yung init ng katawan niya kasi nilagnat siya. Parang to prove to Ibarra na hindi na siya mainit. And doon makikita na maalaga si, ano, si Ibarra. Especially sa mga babae. Pero wala akong nakikita paglalandi sa side ni Ibarra. Parang normal na reaction yun ng mga magidoong lalaki. And si Clyde, syempre, kinikilig-kilig. Hanggang ngayon naman, di ba yung mga babae ganun, kikiligin sila. Pero it doesn't mean na may pagdanasa or sexual na sound. Alam mo yun, connotation sa ganun na mga gestures. Gusto ko lang dito talaga kasi sino-showcase nila. Paano dapat ang isang lalaki tratuhin yung babae, whether girlfriend niya to o hindi. Alam mo yun, yung respeto nandun, yung pag-aalaga nandun. And dun actually nahuhulog yung mga babae, siguro, sa tingin ko, kaya pinakita yung eksena na yun. So, wag na nating alalahanin yun. May kilig, pero hindi tayo dapat ang bahala. Kailangan mangyari yun kasi may mga dahilan. Magtiwala tayo kay Suset Doctolero, yung writer nito. Magaling yan si Ma'am Suset. And naalala ko din, may eksena doon si Clyde tsaka si Fidel. So sa mga Filay dyan na mga shippers, kagaya ko din, ayun, huwag tayong mag-alala. Meron pa rin mga eksena ng ganun. Nakakatawa sila. Si Clyde parang naiinis doon kay Fidel. Pero si Fidel, parang feeling ko talaga may gusto talaga siya kay Clyde. And meron din doon eksena na yung mga bata umakit na ulit doon sa Torre. Nagtatrabaho na sila ulit sa kumbento and kinikwenta nila yung utang nila dun sa ano, sa kura. Parang 38 pesos ba yun? Malaking-malaki na yun dati. So, nakakalungkot na yung mga bata na nababahala sa mga ganong klaseng bagay na hindi naman dapat. Dapat sila yung naglalaro. So, nakakalungkot talaga yun. And si Maria Clara naman, may eksena dun na umiiyak siya. Nagbabasa siya ng liham ni Ibarra. Namimiss niya, di ba? Ang ano lang, ang nakakalungkot lang kasi nasa San Diego lang silang dalawa pero bihira sila magkita. For some reason, di sila nagpapang-abot. Kasi nung pumunta sila ng tiya niya,
Si Klein nga tsaka si Ibarra lumuwas doon papunta sa kung saan nila tayo yung school, di ba? So, hindi na naman sila nagpang-abot. Nalulungkot si Maria kasi mahal na mahal niya si Ibarra. And yung last na naalala ko, yung scene na, ayun, parang may sweet moment si Klein tsaka si Ibarra. Yung natumba si Klein, tapos sinalo siya ni Ibarra. So, again, para sa akin, pinapakita lang doon na yung mga lalaki dapat protector ng mga babae, alam mo yun, it doesn't mean na may romantic relationship ka agad. So, maaari kay Clay, sa POV ni Clay, sweet yun, pero sa POV ni Ibarra, yun ay normal na pagtulong sa mga babae at pag-aalaga, alam mo yun, na hindi siya mapano, kaya sinalo siya. So, ayun. Nahirapan ako ma-explain, no? Baka super explain yan. Ready na yata tayo, guys, for today's video. So, let's go. Watch it. Ready? 1, 2, 3. Magandang gabi. Senyorita. Paumanhin, Miss Clay, ngunit hindi sanay si mga dong makakita ng mga babaeng walang nakapatong na panwelo o alampay sa kanilang mga damit. Siguro ay hindi ka muna bumangon, lalo na't kung nilalagnat ka pa. Hindi na po. Check niyo pa. Hello. Hindi ka na nga mainit. Gentleman talaga si Ibarra, no? Hindi niyo tinikat advantage. Gastos lamang yan. Nais kong i-google ito sa aking ipatatayong eskwelahan. Oh, sabi ng sakristan mayo, dalawang osa ang ninakaw mo. Kung ganito rin lang, sana ninaw ko na lang. Ano po pala to, laruan? Makita ko dito eh. Laruan ko ito nung bata pa ako. Mahilig kasi ako magsipa noon. Gusto kong matuto kung paano maglaro ng sipa. Sumunod ka sa akin. Binabasa mo na naman ang mga lumang liham sa'yo ni Ibarra. Hindi ka pa ba nagsasawa niyan? Hindi po kailanman, Tia. Lalo na kapag kami nabasa mo kanyang mga sumpa na ako na nga mamahal niya habang buhay. Tiyak na napapasaya ako nito. Tunay na tiniibig mo siya, iya. Ang hirap naman yan, sir. Parang hindi ko naman basta kaya yan. Paano ka matututo kung hindi mo susubukan? Pero ang galing ng acting doon ni Barbie, ah. Hindi halatang natutumba siya doon, tapos biglang natumba ng ang sabi ko nung abat natural. Ka pa. Mamaya ay baka nabinat ka na. Hindi sir, kaya ko naman. Natapilok lang ako nga ba kasi napalda ko eh. Ang ayoko lang ay masasaktan kang muli. Kaya ko sir. Tignan mo. Sige. Isa pa, hindi. Feeling ko may gaganda pa yon. Ang hirap kasi ng palda ang haba. Pita mo na. Mabilis ka namang matuto. Siyempre, magaling ang teacher ko. Kalma tayo, ha? Kalma lang tayo doon. Kasi may importansya yung ganong mga nangyayari. Ganda ni Maria Clara. Ay, parang ang baldi dito ng kaibigan niya, oh. Ay, may ganyang ano sila session, tahian session. Yan yung libangan dati ng mga mayayaman, tahi-tahi, galore, ganon. Oh, may pakape pa, oh. Ito lamang magagawin natin buong araw? Si Jennifer? Hindi ba talaga tayo maaaring lumabas? Maaari bang makontento ka na lamang sa ating gawain, Sinang? Hindi rin maganda ang labas na labas. Mm-hmm. Oh, girls! Makinig kayo. Hindi maganda ang labas ng labas. Tama, actually. Ayun siya! Ayun na. Yung crush niya yata. Hala.
yung lalaking naiibigan ko. Yaong nakaputi. Aba, kay Kissing Neneng, ha? Ay, kay Horror, huwag kayong tingin ng tingin. Baka makahala pa. Kay Horror. Ay, ayan. Gloria, huli ka na. Ganyan pala. Nakatingin na siya sa'yo. Neneng, gawin mo, itinuro namin sa'yo. Ipakita mo sa kanila na siya ay naiibigan. Paano nga uli iyon? Dali na, Neneng. May inigas mo tayo. Dali! Nakakatuwa pala dati, no? Kaya pala may mga eksenang ganun sa mga teatro minsan na mababae na pumapaypay na mabilis. Oh! The message was sent, girl! Ibigan ka rin niya? Gagi, nakakatuwa! Buti pa dati, no? Ang ano lang, ang cute lang. Parang paglalandi siya, pero intact pa rin yung integridad mo at dangal mo. Char. Ganda ng suit ni Ibarra. Pinyo? Muchas gracias, Sky. Muchas gracias. Iba yung pag-smile ni... Feeling ko talaga si Ibarra, wala lang talaga sa kanya. Like, alam mo yun. Pero si Clay, ako, girl. Kasi tao lang din naman siya, guys. And sa sinasabi ko nga, mahirap na hindi ma-fall kay Ibarra. Kahit pa sabihin na natin may nobya na siya. The lesson is, yun nga. Ayan! Wi-Fi ng mabilis. Ala, unconsciously pala yun. Akala ko sinadya niya. Yeah, yung aral talaga dito is, mga guys, you need to be caring. Gusto na ba ako kay Sir Ibarra? Mabait. Alam mo yun, likeable talaga yung mga ganong mga tao. Ang cute ni Clyde dito. Ay, tari ng ballpen dati. May ano? Por Diyos, por santo. Hindi pa ba kayo tapos? Yeah. Aba, hindi na nga natin inabutan yung unang misa pati ba naman sa pangalawa dahil dyan sa ginagawa ninyo. Andeng? Andeng, Benaki? Ano yun, Clarita? Kailangan natin maghanda para sa 7 or 8 mamaya. Siya nga ba? Kung gayon ay kailangan namin magtungo sa merkado. Kulang na ang ating reserva de alimentos. Si. Alimentos. At pagpunta mo sa merkado ay maaari bang pakyatin mo na ito para kay Crisostomo? ¿Qué es esto? Ay, may liham si girl. Mukhang... madalian itong ginawa mong imbitasyon para kay Crisostomo at sa kanyang pinsan. Bakit kasama ang pinsan? Ay, Katia na dimano, tia. Ay, wala. Isang simpleng salo-salo lamang naman, hindi ba? Ang galing ni Julie mag-ano, at Spanish! Ayaw nyo rin bang makilala ang misteryosang pinsan ni Crisostomo na niisa sa atin ay wala pa nakakakilala? Normal, girl, yung pag-Spanish. Grabe siya doon. Grabe. Perfect na perfect si Julian sa role na to. Mahatin, Anting. Muchas gracias. De nada, Clarita. Grabe, bueno, parang hindi siya nakikisip. Diretso lang siya magsalita. Si tia. Mauuli na tayo sa misa. Wait lang. Palakpakan ko lang si Julian. Wait lang talaga. Grabe ka, girl. Limitless yarn. Oh, kumalma ka, girl. Nai-inlove ka na yata eh. Oh, kaloka. Maria Clara Infantes, kumalma ka.
umayos ka. Ginanon yung sarili. Puyat lang to. Kaya kung ano-ano nararamdaman ko, kung ano-ano nakikita ko. Tama. Puyat lang to kasi hindi ako nakatulog kagabi. Kaisip sa kanya. Ala, yun lang. No, hindi pwede to. Hindi sila totoo. Hindi kayo totoo. Kaya dapat, hindi rin totoo ang feelings ko. Okay? Mga characters lang naman sila sa nobela. Parang pag nagbabasa tayo ng nobela, tapos oh, may magandang character doon. Imbento lang. Mai-love ka. Parang ganun. Sila. Ganun yung nangyari ngayon. Imbento lang yung pagiging gentleman niya. Yung pagiging idealistic niya. Imbento lang na may concern siya sa mga bata at sa kapo. Imbento lang ba na inalagaan niya ako nung nagkasakit ako? Eh, wala naman sa nobela yun, di ba? Andun ako. Experience ko yun. Imbento lang ba na iba siya sa mga lalaki sa mundo ko? What's the point, guys? Ayoko na. Bumabaliw na ako dito. The same reason bakit gustong gusto din talaga ni Maria Clara si Ibarra. Kasi kahit sino babae mapapol doon kay Ibarra. Pwede man tapusin na natin itong kwentong to nung makauwi na ako sa amin. Kasi hindi ko na kaya. I'm falling apart. I'm... Char. Falling in love. Girl! Oh my gosh. Nakatuwa si ano, like... So, ayan na. Hindi ito teleserye ng kabit-kabit. Ito'y showcase lang kung paano ma-inlove yung isang babae sa isang lalaki. Pero it doesn't really necessarily mean, nabubulol ako, na kakabit siya dito. May paghanga lang si Clyde. Tama yan, Clyde. Magwalis ka lang. Magwalis ka na magwalis hanggang sa malinis yung kalat sa isipan mo. Kalat talaga. So near, yet so far. Nandiyan ka. Nandito lang ako. Magkaiba ang mundo natin. Literally and figuratively. This can't be. Nagigigil na ako sa'yo eh. Kasi hindi, Claire. Si Filosofo Tasha. Sabi, di pa ako lumafall. Baka mauhuli yung feelings niya ni Filosofo Tasha. May pag-usap sa sarili. Nahuli siya ng self-talk. Yung binibining mula sa bagong mundo. Alam talaga eh. Piloso Potasyo. Resosto mo. Abay, kung hindi ako kumarap, akalain kong nasilayan kong muli si Don Rafael. Sa isang itlap, naging maaliwalas ang iyong mukha, binibini. Kulay rosa sa mukha. Hala. Tanda ng masaya ang kalooban. Huwag ka sanang takasan ng kasiyahan mong yan, binibini. Huwag sanang mahalin tulad sa mga dumaan sa unos kagabi. Mga nakaranas ng isang trahedya. Nagkakilala na pala kayo ni Binibining Clay. Buenos dias, Filoso Potasyo. Hindi ko batid na maganda ang araw ngayon, Don Crisostomo. Ito ng ilong ko. Pumanin, Senyor, ngunit anong ibig niyo sabihin? Huwag
kang malinlang sa araw dahil sa unos kagabi, nagsilang ng kadiliman. Hindi mo ba nararamdaman yun? Ang lalim niya magsalita. Nadinig kagabi? Ang lintik. Ang mga lintik! At ang mga tumatangis na nalintikan! Alam ba kami nangyari doon sa ano, bata? Malamang sa malamang. Napansin niyo ba ang padre kanina? Tila ibang kinikilos niya. Kadalas ay banayad at magilas ang padre. Subalit ngayon ay... Marahil sakit na naman siya. Na naman? May sugo pala ang Diyos na sakitin. Ay, barbaridad! Batid ninyo na magdurusa ng 40 araw sa apoy ang sino mang magsasalita laban sa mga padre. Ay, ganun pala. Marami naman salapi ang aking papa para sa aking Idol Henkria. Idol Henkria. Ay, kidisus ninyo. Kaya't eh. Ni Clarita, kanina ka pang walang imik, di tulad ng iyong mga amiga. May bumabagabag ba sa iyong puso? Nagtataka lamang ako, tiya. Na bakit wala sa misa ang dalawang sakristan? Yung dalawang batang nais natin kukupin, yung mga bata na tinutulungan ni Crisostomo, bakit wala sila sa misa? Ay, grabe yung concern ni, ano, Maria Clara. Mawain din siya. Ano, bagay na bagay sila ni, ano, Ibarra. Mga bagay na ganito. Mga bagay na hindi sumasagip sa mga utak ng ibang tao sa bayang ito. Maliban sa iyo. O, bueno. Ako'y maglalamyerda na muna. Ay, lamyerda. Kasi, alam niyo po yun? Saan naman ang ganap mo, tatang? Lamyerda, binibini. Kung pareho tayo ng pagkakaunawa, ito ay wikang Espanyol na ibig sabihin ay paglilibot o pamamasyal sa labas. Lamyerda. Lamyerda. Diyan pala nang galing yun. Oo. Kalat-kalat sa kalsada ng parang mierda ng kabayo o kamayo. Mierda. Ah, parang tae. Doon pala nang galing yun. Oh! Muli nating pagkikita sa tribunal. May natutunan tayo. Isa pa yung malilintikan. Pagpalain sana tayo ng Diyos. Paalam. Whoa! Loki ang pagtuturo sa atin ng mga pambihirang tao talaga yan si Pastor Origin ng mga words sa Pilipinas. Madalas ay pinagtatawanan at pinagsasabihang baliw, pero ang totoo, dahil sa kanyang labis na katilinuhan, hindi masukat ng mga pangkaraniwang pag-iisip ng mga taga rito. Sabi sa akin noon ng papa, ang bawat palaisipang binibigkas ni Pilosopo Tasio ay may natatagong aral na mapupulot ang bayang ito. Ah, tama po kayo dyan. Pwede na po kayo bumalik doon. Parang lalim po kasi na iniisip nyo, no? Pinaplanan nyo ba yung proposal nyo para sa akin? Para doon sa eskwela na pinapatayin nyo? Opo, balik na po kayo doon. Naglilinis po kasi ako dito eh. Opo, kung okay lang po, leave me in peace. Basta nagkaganon. Don Ibarra? Binibining Clay. Oh my gosh, ba't wala si ano? Si Crispin? Basilio, ano nangyari? Kami ho ipatungo ngayon sa simbahan. Pero buti na lang, matatandaan ko kayo dito. Bakit? Ano ho ba ang nangyari? Kahapon pa po ako nagnanais na mahagilap kayo. Ngunit kayo ho ay may sakit. Ayun, o diba? Don so Ibarra, yun ang dahilan. Binibining Clay. Binawi na ho ng sakristan mahirap mga anak ko. Ha? Binawi? Paano binawi? Eh, di ba hindi po kayo pumayag? Wala na ho ako magawa eh. Kailangan daw humabayaran ng mga bata yung multa dun sa bintang na pagnanakaw nila sa Praile. Wala? Hindi. No. Hindi na ito ang dapat na nangyayari.
Teka, nasaan si Crispin? Si Basilio lamang po umuwi kagabi galing sa simbahan. Si Crispin po naiwan sa kamay ng sakristan mayor at ng pura. Hindi po siya umuwi. Hala ka. Yan na nga ba sinasabi ko. Tsaka may sugat si ano, si Basilio sa ulo. Hindi na dapat nangyayari to. Napako ko na yun eh. Hindi niya talaga kayang baguhin. Mabalik. Kaya nagkasakit siya para hindi siya manginialam sa Basilio. Kwento. Ang galing, ano no? Ano nangyari sa inyo magkapatid kagabi? Pagpasensyahan niyo na ho, aki anak. Hayaan niyo ho ako na lamang na magkwento. Pero yun may lamang kung alalaman ko. Hindi buti na'y wala malang tinira sa inyo ang inyong ama. Walang tinira ang pagkain yung tatay niya, nabwisit din yun. Tumay, tumagal ang aking buhay. Kailangan akong mamatay. Halo? Tandila! Ay, yung kandila. Bugtong pala yun. Kinabahan ako sa sinabi ng bata. Kilagutan ako. Nay! Nay! Basilio? Nay! Basilio? Basilio! Diyos ko! Anong nangyari sa'yo? Nasaan ang kapatid mo? Naiupo sa kumbento. Ayaw po ko alisin. Pero bakit may sugat ka sa ulo mo? Asan si Crispin? Bakit siya nabinbin sa kumbento? Sinasabi na po kasi nakalabas ako ng simbahan. Nakita ako ng guardian si Vin. Nasaan ang kapatid mo? Basilio, nasaan si Crispin? Bakit siya naiwan sa loob ng kumbento? Nay, saan po kayo pupunta? Sa simbahan, sa ama mo, hindi ko alam. Basta kailangan ko mahal pa kapatid mo. Ngunit gabi na po. Huwag mo kayong umalis. Ayoko pong pati kayo mahuwalay. Isa. Ay! Basilio? Ay, matay siya. Diyos ko, tulungan po ninyo kami. Tulungan po ninyo kami. Basilio! Kaya tagal ko kong nagdasal na sana po abutan na ako ng bukang liwayway. Para pwede na po ako umalis at humingi ng tulong. Ang hirap dati. Pero nanalang po ako na bahala sa panaginip ni Basilio. Ano? Maraming din eh, pwede mo ikwento sa kanil. Ano? Maraming din eh, pwede mo ikwento sa kanil. Panaginip lang po yun. Hindi totoo. Maaaring panaginip lamang yun at hindi totoo. At maaaring ito ay meron din kahulugan. Maaaring mo bang ikwento ang iyong panaginip, Basilio? Panaginip ako, May. Yung mga namumulit niya niyang tok. Hindi. Uhay. Pinipin niya na ako mo! Ha? Pinipas mo! Nangakaw kang bata ka! Aminin mo sa harap ng padre na nagnakaw kang bata ka! Padre, itong batang to'y magnanakaw! Rambano! Ladrones! Nakita mo po kayo! Kaya yung mga kumulungan ng mga mura! Ako? Wala akong kinukuha! Padre, wala akong kinukuha! Nakapupunta! Sinumbong niya kasi yung anong sa kristal. Buhay, itong bata naman ay... Sinong bata? Ah!
Nakakalutan ako. Gagi, grabe yung ano ko, goosebumps ko. Hindi ko na po maalala yung iba. Hindi ko na maalala. Hindi tumitigil yung ano ko, guys. Goosebumps ko dun. Ngunit bakit ka tumatangis, Basilio? Gayong, maganda naman pala yung panaginip. Dahil panaginip lang po yun. Hindi totoo. At huwag naman sana maging totoo. Grabe. Tapos na. Oh my gosh! Parang hindi ko kakayanin yung mga susunod na eksena. Nasaan na nga ako pala yung mga sakristan? Sina Basilio at Crispin? Ang mga pequeños ladrones. Oh Dios mio, kaawaan mo sila. Kasama ni Crisostomo ang kanyang pinsan sa kanyang pinaroroonan? Yun ang nakita ko. Ano naman ang wangis niya? Maganda po, senyora. Mistisa po. Paano naman tataka si Crispin? Saan pupunta yun? Ayun daw ang sabi ng kura. Ano siya? Sinungaling? Pinapunta pa nga ako ng kura kaninang madaling araw sa kwartel para ipagbigay alam sa mga Guardia Civil. Malapit na lang po kami rito, senyor. Grabe, doon pati Marcos mo sa laking kasali. Babas kayo dyan! Ilabas yung anak niyong magdanakaw! Pinapuntahan pa talaga sa Guardia Civil. Grabe yung Padre Salvi. Gawagawa ng kwento to mga to. Ah, kabrisip. Maaari din na hindi alam ni Padre Salvi na yung nagnako talaga is yung sakristan. Kaya akala niya talaga yung bata yung nagnakaw. Pero kahit pa, wala silang karapatan na patayin yung bata or bubugin. Buisit na to, nakakainis. Grabe. Okay guys, I know nararamdaman nyo rin nararamdaman ko. Grabe yung kilabot ko guys, hindi talaga tumitigil kanina. Non-stop talaga siya. Nakakagulat yung ganitong eksena. Kanina, pakilig-kilig pa tayo, tapos biglang ganito yung ending. Grabe, maraming salamat sa writer ng teleserye na to. Ang ganda ng pagkaka-incorporate ng mga bagong eksena dito. And ayun guys, abangan natin bukas yung last na episode for this week. Marami pa tayong malalaman for sure. And yeah, for now, thank you so much for watching. And salamat sa mga nakaabot hanggang dito sa reaction ko na to. And yeah, medyo malalita rin tayo ulit. So maraming salamat ulit at see you again tomorrow on the next video reaction. Bye!